Ang lesson po natin ngayong umaga, ang title ko, As a Christian, How Do I Relate to the Unsaved World? Bilang isang Kristiyano, paano po ba akong makikitungo sa mundong hindi ligtas? Okay? Sa ibang taong hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus. Okay po? Sabi dito sa ating lesson, the Bible is very clear that the present world system is contrary to God's eternal purpose. The Word of God commands His children to be separate from this world system, yet at the same time to reach lost men and women who live in it for Jesus Christ. This lesson is designed to show Christians how to live a balanced and a consistent life in order to influence people for the Lord Jesus Christ without the world influencing them for evil. Ang lesson po natin ngayong umaga, para po madaling maintindihan, kung paano po tayo makikitungo sa mundong hindi naniniwala o sa mga taong hindi pa tumatanggap sa Panginoong Jesus. Kasi nga po, bilang Kristiyano, napapaligilan din tayo ng mahal sa buhay, ng mga kaibigan, ng mga classmates, na taliwas o hindi naniniwala o hindi talaga kilala pa ang Panginoong Jesus. Mahirap bumalaw sa isang lugar o sa isang kumpanya na alam mo na yung paniniwala mo iba sa paniniwala nila. Pero itong lesson pong ito, narinig niyo po ba ako sa likod? Pero itong lesson pong ito, magtuturo po sa atin kung paano tayong hindi nila madadala, sila pang mawiwin natin sa Panginoon. Kasi yun po ang pinakadahilan kung bakit po tayo nakikipag-fellowship din sa ibang mga unbeliever. Not tayo ang mawin nila, kundi mawin natin sila. Paano po? Sabi po dito, number one, you must realize that if you live for Jesus Christ, you will encounter opposition from the world. Dapat po nating maunawaan, pag ikaw daw ay mabubuhay ng mga Diyos kay Kristo, talagang may mag-a-against po sa atin. Para po sa aming mga bagong bisita, nung ikaw ay naligtas, nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, bilang iyong tagapagligtas, parang nagkaroon ng starting point. Okay? Ito yung starting point mo, doon yung patungo kay Kristo, yung maturity, and that very moment, meron pong nangyari. Hindi lang tinanggap mo si Kristo, may nangyari po. At kailangan nating ma-realize, sabi sa ating lesson, pag ikaw nabubuhay para kay Jesus Christ ng mga Diyos, meron talagang mag-opens po sa atin. Okay, alam ko yan, yung ibang mga Kristiyano, matagal ng Kristiyano, marirealize o maunawaan niyo po ang ibig kong sabihin. Pag nag-stand up for Jesus Christ, sabi ng ating pinag-aaralan, meron talagang mag-opos. Letter A, you will be opposed because Jesus Christ was opposed. John 15, sige po, upatin niyo po ang inyong mga Bible. John 15, verse number 18 to 21. Share niyo po ang inyong mga Bibles. Sabi ng Bible, John 15, verse number 18 to 21. Andiyan na po ba kayong lahat? You just say amen para hindi po tayo sumasamba po tayo sa Panginoon. Kailangan mas alive po tayo, okay? Sabi dito, sa John 15 verse number 18 to 21, if the world hate you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. Ito pong ating lesson, kaya po natin pinag-aaralan, para hindi po tayo, baka kasi maghintay lang natin, ay, mag-oopos pala sa akin.
Kaya hindi na lang ako magiging susunod sa Panginoon o hindi ko na lang natatanggapin. O kaya hindi na lang ako magpapakristyano kasi meron palang opposition na mangyayari sa atin, sa akin. Hindi. Itong lesson na ito, magtuturo po sa atin, kahit may opposition, hindi mo kailangan mag-back out. Hindi mo kailangan mag-quit. Against lang magulang ko sa akin. Yun nga, kaya nga kailangan nating matutunan kasi meron naman palang solusyon kung papaano. Yun nga po, kasi ang dahilan kung bakit may opposition, si Jesus Christ naman kasi ang ating leader, maraming nag-against sa kanya. Tingnan niyo po yung sabi ng yung binasa natin kanina, you will be opposed because Jesus Christ was opposed. Letter B, you will be opposed only, yan, if you live for Him, if you go along with the world, they will not oppose you. Ayan. Pag ikaw daw nabuhay ka para sa Panginoon, talagang may opposition. Ngunit pag hindi ka naman nabuhay para sa Diyos at para sa Panginoon, wala talagang opposition. Parang ngayon, parang sa buhay Christian life ko, parang walang opposition. You change your Christian life, bakit hindi ka naman nabubuhay para sa talaga sa Diyos? Tignan niyo po sabi ng Bible. 2 Timothy, balikan po natin. 2 Timothy 3:12. Balikan po natin ang sabi. Napaka-clear po ng pagkakasabi ng Bible. Sabi ng Biblia, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Yes, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Sana ma-realize po natin na tayo bilang Kristiyano, hindi na po ito bago. Kasi noon pa man, kahit si Kristo, maraming nag-against sa kanya at ang kanyang mga disipulo at kanyang mga apostol, pinagpapatay pa. Salamat sa Panginoon, hindi ganun sa Pilipinas. Biruin mo, nakakasamba po tayo. Pero nung unang panahon, yung mga early Christian believer, etong mga taong ito, para lang makapagbasa ng Bible, para lang, dahil lang sa kanilang pananampalataya, papatayin pa sila. Ano? Sa atin, wala na pong ganun. Kukurutin ka na lang, tipimutin ka, pagtatawanan ka. Pero ito nga po yung pinag-aaral natin. You must realize that if you live for Jesus Christ, you will encounter opposition from the world. Number two, what areas will this opposition come from? Saan po ba nagmumula ang mga opposition? Okay? Hindi po yan sa sigarilyo yung oppose. Hindi po yan. Okay? Number one, letter A, your primary opposition will come from those closest to you who knows you best. Ayan. Mga kapatid, yung magiging primary na mag-oppose sa'yo, yun po yung mga taong malalapit sa'yo. Okay, naranasan nyo na po ba yan? Lalo sa pamilya. Pag ikaw nag-stand Christian na ako, sumasamba na ako sa Diyos, nag-church na ako, nag-prayer meeting na ako, then, magugulat yung pamilya mo. At sila pa mismo yung mag-aakay sa ginagawa mo. Bakit nag-church ka na? Bakaaga, ang ganda-ganda ng damit mo. Samantalang, I mean, maraming mga tao and your closest family, friends, fellow workers, acquaintances, yan po yung mga taong mag-opo sa atin. Tingnan nyo po, Matthew 10:35 to 36. Ang sabi po ng Bible, babasahin ko po, tingnan nyo na lang po sa inyong mga Biblia. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his own household. At ang mag-oppose daw sa atin, yung sarili mo pang mahal sa buhay. Diba? Pag ikaw nabuhay ka para kay Kristo, pagtatagang mag-oppose o mag-aagit sila sa iyong paniniwala. Lalo pag iba yung paniniwala mo, lalo pag nasa Bible, yung ibang ginagawa nilang nakasanayan tapos naibahan sila sa iyo,
Nasabihin nila, tinalipuran mo ng reliyon natin. Parang mga ganung bagay, ako nasabihan na po ako ng ganung bagay eh. Para daw binagsas ko na daw sila. Parang ganun. Nabubuhay lang naman ako ayon sa Bible. Yes, kasi sabi ng Bible, totoo, pag ikaw nabuhay ka para sa Diyos at kay Kristo, maraming mag-aagay sa atin. Number two, aside from the family, from fellow workers, acquaintances, friends. Kaya mas Brother Joel, pag ito, sa trabaho, sinasabihan siya. Ang nasa trabaho sa'yo? God bless sa trabaho sa'yo? Oo, tinatawag na God bless. Ako naman, brother. May pangalan naman ako, pero bakit ganun? Lagi ako tawag sa akin sa trabaho, brother. Pastor, hindi naman ako pastor. Pero tinatawag kasi nga, parang kakaiba sa kanila, ano ba itong ginagawa niya? Parang ang tingin nila, kahibangan, walang kakwenta-kwenta. Yan kasi ang trending ng mundo ngayon. No? Ngayon, sabi dito sa ating pinag-aaralan, aside from acquaintances, fellow workers, letter B, from unsaved people in general, the two spiritual families have never gotten along and never will. Hindi po ito magkakasundo talaga. Yung makamundo at yung spiritual. Tingnan niyo po, sabi ng Galatians 4:29. Galatians 4, verse 29. 4:29. Sabi ko ng Bible, andyan na po ba kayong lahat? You just look on your Bible, I will read. Sabi ng Bible, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. Ayan, laging labanan yan, yung mundo, yung pamilya. Pero syempre, of course, mga minamahal, sabi nga ng Bible kanina, nagkaroon ng variance between a father and a son. Sana, wag bilang Kristiyano naman, para makita nila si Kristo, huwag ka naman lumaban sa magulang mo. Okay? Huwag ka naman lumaban sa magulang. Hindi, iba'y paniniwala ng mga magulang ko, kaya labanan na to, gera na to, susuwayin ko na sila. Hindi. Nagtuturo po ang Bible na i-respect natin ang ating mga mahal sa buhay. Okay? You must pray for your parents. Okay? Kaya hindi tayo lahat dito, kahit ako. Marami kami sa pamilya, but yung iba wala dito sa church. Kasi nga, may paniniwala nila, kahit hindi naman kayo, maraming mag-o-oppose po sa atin. At sabi sa ating pinag-aaralan, from unsaved people in general, kahit yung mga tao sa labas. Sa loob at sa labas. No? Letter C, from society in general, the nature and course of this present world system is against God. This opposition is communicated subtly through the media, literature, television, radio. Kaya makikita po natin sa Facebook, sa TV, sa Facebook. Minsan ginagamit na rin yan ng mundo. Parang Kristiyano ay mawala sa kalooban ng Panginoon. Nag-a-against po ang mundo, even literature, yung mga babasahin na hindi... Di ba mga movie ngayon? O yung mga movie, mas okay pa yung mga noon eh. Yung mga, natawag to? Noah's Ark, yung mga ganon. Ngayon, grabe yung mga palabas. Ano ba yan? Brother Joseph, hindi kasi ako nakakapanood eh. Alam ko naman, kayo nakakapanood kayo. Gods of Egypt, or yung mga... Iba na pinapalitan yung mensahe, kaya nakakatawad ng panoorin. Meron Son of God. Talagang hindi na namin tinapos yung patungkol Noah's Ark pa yun, kapatid. Talagang meron lang, para lang mabenta yung kanilang movie, binigyan na lang... Ginabitan na nila ng mga ibang istorya na kung saan pag ang Kristiyano hindi nag-aral ng Bible at napanood yun, baka paniwalaan niya, mahirap. So, nagiging against na, unti-unti ang mundo kinukuha ng Kristiyano sa maling paniniwala. Pag ikaw hindi mo alam yung salita ng Diyos, baka one day, nandun ka na rin. Okay? Sabi po dito, from society in general. And letter D, of course, the mastermind behind this opposition is Satan. Wala po tayong ibang kaaway, mga kapatid. Wala po tayong ibang kaaway, kundi ang ating kalaban talaga from the beginning pa lang, si Satanas. Yan. Yan po ang kaaway natin, hindi ang pamilya mo, hindi yung nag-o-oppose sa'yo sa nakaibigan mo, no. Kailangan mo silang muwin, okay? Pero ang pinaka-promotor ng lahat, ang pinaka-leader ng lahat, si Satanas. Sabi mo ng Bible, sa 1 Peter 5:8, huwag nilang buklatin, he is your adversary, and number two, he is currently working in unsaved people. Siya po ang mga trumatrabaho
sa ating pamilya upang hindi sila madala sa ating Panginoon. Sila yung nagdi-discourage, huwag ka nang maniwala dyan, tignan mo pinaggagawa niyan. Ayan, sila po yung, si Satanas po ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano na bumabagsak sa kasalanan, maraming mga unbeliever hindi pa nadadala sa Panginoon, pero syempre may part din tayo bilang believer, okay? Pero ang promoter lang talaga, yun nga pong ating kaaway o kalaban, si Satanas. Ngayon, aside, saan po galing, yun nga sa ating pwedeng sa kapamilya, sa kaibigan. Number three, how can I overcome this opposition? Paano ko naman malalampasan o mapapagtagumpayan yung mga ganitong mga panahon na sila ay nag-a-against sa akin? Sana naman mga kapatid, kaya sila nag-a-against, hindi dahil pasaway ka, okay? Lalo sa trabaho. Hindi sana dahil ikaw yung Kristiyanong laging pasaway sa school na ng mopya o promotor pa sa kalokohan. Sana nag-a-against sila kasi nabubuhay ka sa tama. Okay, pero paano natin mapapagtagumpayan yung mga ganitong opposition? Letter A, of course, give a soft answer. Tingnan niyo po. Proverbs 15 verse number 1. Sana po may mga nakukuha po tayo, if you pwede niyo pong i-take down notes po ang mga verses na ito, para pwede mo pang mapag-aralan in times na nagkaroon ng opposition, mabasa mo at ma-revive ka, kaya pala may opposition kasi tinuro din naman ng Bible. Sabi ng Bible, Proverbs 15 verse number 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Okay? A soft answer turneth away wrath. Meron po akong experience dyan. Sa Bible study po namin, first time lang naman nila, then second time around, nag-invite ako sa kanila, at kumating po yung, ang sinisharean ko po kasi yung anak na babae. Na-invite ko po sa church, ngunit yung magulang o yung nanay nila, kasi yung tatay niya na sa ibang bansa, hindi ko naabisuhan o hindi ko nasabihan. Maganda naman yung puti mo ng babae yung in-invite ko, kasi sabi niya, nakapag-oo naman kasi na ako, kaya ang hirap ng huminde. Okay? Sana pag ikaw naka-oo ka na, huwag ka ng huminde, ha? Sa tama, sana. Nahiya naman ako kay preacher, sabi niya. Umatid po sa church natin. At dumalo ulit ako sa kanilang tahanan upang mag-Bible study, kasi na-bless ako, umatid eh. Biroy mo, dalawang araw pa lang, or tatlong beses ko pa lang pinuntahan, umatid na kagad, samantalang tayo isang taon na, hindi ba natin patin ng church, di ba? Umatid. Nung hinanap ko, nandiyan po ba si sister yung nanay niyo po yung bumungad sa akin. At yung nanay niya malaking tao din. Nasa labas po ako, pinagsisigawan ako, kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Tapos, ako naman, syempre, bilang Kristiyano, alam ko yung dapat kong gawin. Pag may mga ganung pagkakataon, hindi mo kailangan sabayan. Kasi pag sinabayan mo yan, baka magkapatayan pa kayo, umagoy sa hindi maganda. Okay? Sabi ng Bible, a soft answer turneth away wrath. Pinakinggan ko siya at sinabi ko, oh, nga po, no? Maliki pala yung nangyayari ganito. Humingi ako ng dispensa. Sabi ko sa kanya, pwede bang, ano po bang dapat kong gawin para po kayo po, para makabawi po ako. Alam niyo po ba yung conversation namin at after that, para bang nahimasmasan? Pero yung pag sinagot ko pa doon, siya naman kasi wala naman akong kasalanan dyan. Maganda naman yung ginagawa namin sa church. Sabi ko, ma'am, baka gusto niyong sumama sa church para makita niyo kung ano ba yung ginagawa ng anak ninyo o yung ginagawa ng church. Okay? Nagkamali lang kasi hindi ko nasabihan at naging lesson sa akin. Pero kung sinagot ko po yun, mga kapatid, malamang po kahapon kung dumalaw kami, hindi na kami makapag-Bible study. Praise God! Kahapon po nakapag-Bible study kami at pinayagan po yung anak. Sabi ko, ma'am, sana po next time makasama namin. Pero sabi niya, busy kasi ako ngayon. Pero ino pong sinad, bayan natin yon kung kinorek natin, nirebuke natin. Pero sabi, talagang wala na. Sarado na, parang ka nagsara ng pinto para sa kanila. Okay? So, a soft answer, turneth away wrath. Mga kapatid, sana ha, huwag dadaanin lagi sa init ng ulo. Kung wala kang pera, mag-pray ka lang. Kung nagugutom ka, huwag mong dalhin sa init ng ulo. Kasi baka may makaaway ka pa, kumad lang pa sa hindi maganda. Ang ginagawa natin, win-win natin sila. Even our Lord Jesus Christ. Hindi naman siya lumaban kahit may fair trial. A soft answer, turneth away wrath. Bilitan lang po natin. Number two,
How can I overcome this opposition? Please God with your life. Proverbs 16 verse 7. Proverbs 16 verse number 7. Sabi ng Biblia, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Pag ang tao daw ang Kristiyano na pi-please ang Diyos sa kanyang mga ginagawang tamang pamamaraan according sa Biblia, kahit yung mga kahawin niyang masasungit, meron po tayo mga kilalang ganyan. Yung dating ikaw, nung pagkalipan mo palang, ganit sila sa'yo, parang mayabang yung datingan mo. Pero nung nakipag-usap ka na sa kanila, binabati-bati mo na sila, ay pambirang naging kaibigan mo na rin. Yung dating gala nila kung ano ang ginagawa natin, pero nung ikaw ay nakipagkaibigan sa kanila, kahit pa yung mga nag-aagin sa'yo, nawiwin po natin. Kasi po, iba po yung nabibigay kung ikaw nabubuhay ka sa tama. Okay? Number 3, or letter C, have faith in God. 1 John 5:4-5. 1 John chapter 5, verse 4 to 5. Ito po yung mga effective way para kung ma-overcome natin yung mga opposition na ito. Again, hindi tayo lalaban kasi ang ating weapon is not carnal, it's spiritual. Bible. Huwag mo silang hampasin ng Bible. Okay? Sabi dito sa 1 John 5, chapter 5, verse number 4 to 5. Sabi ng Bible, 1 John 5, verse 4 to 5. For whatsoever is born of God, overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Tayo daw po, we are on the winning side. Nasa side tayo na panalo na tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. You must believe, you must have faith in God. Letter C or letter D. Love your enemies and help them. Jesus Christ loved his enemies enough to die for them when he didn't have to do it. The world cannot understand this type of love, and those who are seeking the truth will be drawn to it. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yan ang pinakamahirap pong gawin bilang isang tao. Kasi bilang normal na tao, nagagalit po tayo. Pero if you're a Christian and filled with the Holy Spirit of God, at meron kang pinag-aaral ng salita ng Diyos, kahit pa yung masasama mong kaaway, hindi mo na lang yung papansinan o papatulan. You must love your enemies. Again, hindi natin sila kaaway, ang kalaban natin, ang Diablo, pero ang dahilan kung bakit tayo papatawarin sila para mawin natin sila. Tignan niyo po sabi ng Bible sa Romans 12, verse number 14. Romans 12, verse number 14. Tingnan niyo po. Sabi ng Bible, bless them which persecute you, bless and curse not. Tuloy mo, bless them which persecute you. Pag sinabing persecute, talagang iba na yung ginagawa sa'yo. Sabi dito, bless and curse not. Huwag kang magsumpa. Sinusumpa ako. Baka nagpipay. Sana po eh. Bawian na siya ng buhay dahil sa sobrang kulit. Huwag ganon. You bless them at ipag-pray natin. And letter E, yun nga, pray for your enemies and pray with your motives. Yun nga, baka naman ang prayer mo sila'y bawian na rin ng buhay kahit hindi pa sila na. Sa sobrang galit mo, pinagpipray mo na sa Panginoon. Na ang Panginoon, naging parabang hindi magandang prayer yan. Don't you ever pray na, Lord, sana po ipaluin po itong sila. Sana po sila din ay magantihan. Masunog ang bahay dahil sa ginagawa nila. Huwag ganon. You must pray for them kasi itong mga taong ito, wala pa namang liwanag ng Panginoon. Wala pang Kristo sa kanilang mga puso. Okay? Ikaw may Jesus Christ ka na. Sabi ng Bible, nasa iyo na ang pag-ibig ng Diyos nung tinanggap mo si Kristo. Ngayon, you must pray for them with a pure motives. And letter F, para po ma-overcome natin yung opposition na ito, keep good company. Associate with people who love God
and want to serve Him, lalo po sa mga young people natin. Bilang bagong Kristiyano, mahirap po yan. Naranasan ko rin po kasi yan nung abaya, hindi pa tumatanggap sa Panginoon, marami akong mga kaibigan na ganito ang paniniwala o ganito yung mga ginagawa. Mga lasinggero, mga malakas manigarilyo, nagmamariwala. Ang hirap! Kasi mga friend mo sila, close mo na sila eh. Kung nasan sila, nandun ka rin. Okay? Yun ang isa sa mga mahirap. Yung, hindi naman para layuan mo talaga sila, pero layuan mo yung ginagawa nila. Hindi para maging isolated Christian ka, pero magkaroon ka naman ng puso na kung saan, paano mo silang mawiwin kung ikaw promotor ka pang uminom? Paano mo silang mawiwin kung ikaw nakikita umagang-umaga pa lang, nandun ka na sa school, nakatambay at naninigarilyo? Sabi mo, Christian ka. Then, paano silang mawiwin kung ang testimony mo hindi po maganda? Okay? Diyan po tayo paminsan-minsan sumasablay, lalo pag wala nang nakakakita sa atin. Yun ang mahirap kong gawin. Yung bang, ikaw na lang mag-isa, wala naman si brother, wala naman. O kaya naman, minsan ganito pa. Pag, kanyari, meron kang meron ka nakitang kapatid sa pananang preacher, o kaya sabi natin preacher, nakita mo yung, minsan ganito pa yung nararamdaman. Eh, kasama mo yung tropa mo. Eh, nandiyan si brother. Parang, sabi, parang ikaw, bilang sa mga bago, okay lang, parang ganun. Pero pag matanda ka na naman, baka kinakahiya mo po yung kapatid mo sa pananampalataya. Nakita mo si preacher, may Bible, ikaw nandiyan yung kaibigan mo, huwag na tayo dyan. Baka ikaw po yung promoter na, I mean, dapat hindi po ganun, okay? Yung dapat na sinasamahan mo, yung mga tao mag-i-encourage sa yung lalong mapalapit sa Diyos. Kasi kung gusto mo mapalapit sa Diyos at lumalapit ka sa mga maling tao, mahirap po yan, magiging sakangka, ang hirap. Mahirap po, hindi ka makakapag-decide ng maayos. You must decide kung saan ka sasama. At dapat yung mga samahan mo, yung pipiliin mo lang talagang mga Kristiyano. Pero again, you do not isolate yourselves unto them. Okay? Huwag mo silang layuan dahil Christian ka na. Magkaroon ka ng opportunity na ma-share sa kanila ang gospel. Okay? Letter G, mamili po tayo ng sasamahan po natin mga kapatid. And letter G, ito po yung maganda. Immerse yourself in the Word of God. Romans 12:1-2. Sabi po ng Bible, babasahin ko po sa inyo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Mag-aral ka talaga ng Bible. Mga kapatid, ito pong Bible na ito makapangyarihan po sa ating buhay Kristiyano. Makapangyarihan po ang Kristiyano pag nagbabasa siya ng Bible, nagde-devotion siya sa salita ng Diyos. Hindi kagad siya mauudyukan ng mundo, ng kanyang kaibigan. Kasi nga, talagang pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos at sinusunod niya ito. Immerse yourself in the Word of God. Ayan, move forward na po tayo. How can I overcome this opposition? Number four. How should the unsaved world view me as a Christian? Paano ba nila ako dapat nakikita o tinitingnan? Number one, they should know you love God. Not by your mouth as much as by your life. 1 Corinthians 8:3. They should know that you love God. Pag nagmamahal po ang isang tao, hindi po sikreto. Okay? Pag tunay na nagmamahal sa tamang panahon ng isang Kristiyano, hindi po ito sikreto. 1 Corinthians 8:3. Sabi ng Bible, but if any man love God, the same is known of him. Ang Kristiyano, kung tunay na nagmamahal sa Diyos, napapansin po yan. Napapansin po kayo kung nagmamahal kayo sa Diyos. At napapansin nyo rin ako pag ako ay hindi talaga okay sa Panginoon. Hindi lang dahil sa bibig ko sa sinasabi ng tao. Napapansin po yan pag ikaw nabubuhay ka sa tama at nagmamahal ka sa Diyos. Nakikita ng iba yan. Diba? Tingnan si Manny Pacquiao na lang eh. Makikita mo sa kanya pag humarap na siya sa TV, iba na eh. Iba na yung pananalita niya. Though si Manny Pacquiao ay hindi nga perfect, pero pag nakita mo, ito nabubuhay na ko sa tama. Diba? Sabi dito, they should know you love God, not by your mouth, as much as by your life. Letter B.
Your lifestyle should separate you from the world. Behavior should be a peculiar scripturally to them. Dapat po ang ating pag-uugali na aayon sa salita ng Diyos. Again, we are not perfect. Hindi pag nandun ka at magpapakabanal-banalan ka na. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Pero ang matinong Kristiyano, nabubuhay po sa salita ng Diyos, at iba na yung kanyang pananaw, iba na ang kanyang pag-iisip, iba na sa mundo. Kung dati ang nais mo lang, kumimik lang. Ngayon, pag Sunday, bilang Christian ka na, mahalin mo na ang worship. Kung dati ang gusto mo lang, makapanood ng hindi magaganda, huwag na, talikuran mo na yan. Ibahin mo na kung mga tropa o kaibigan, ganun pa rin ang kanilang pag-uugali. Ibahin mo na ikaw kasi Christian ka na. Okay? By your lifestyle, you should separate you from the world. And your behavior should be peculiar scripturally to them. Letter C. However, you should not be so peculiar physically that you lose influence. That sage should view you as moderate in physical matters. Nung binasa ko po yan, para bang natamaan din ako dyan. Sabi kasi ng Bible, tingnan niyo po. Philippians chapter 4, verse number 5. Sabi po ng Bible, nandiyan na po ba kayong lahat? Amen. Amen. Sige po. Kung nariyan na po kayong lahat, babasahin po natin lahat. Sabay-sabay po tayo. Ready? Verse number 5. Go. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Baka makita nyo sa advertisement ng drink moderately. Kasi moderation eh. Hindi po. Ang ibig sabihin ng moderation po dito, sabi dito, however, you should not be so peculiar physically that you lose influence. Baka naman ikaw, nakikita nila yung pananamit mo. Okay? Baka naman ikaw bilang Kristiyano, dito okay ka. Hindi mapansin mo yung kumbaga yun. Talagang iba eh. Iba yung pananamit, hindi yung katulad ng sa mundo. Pero pag nandun ka na sa labas, ikaw pa yung promotor mag-suot ng maikli. Sana po lalo po sa mga kababaihan natin. Ito pong mga tao dito ng mga lalaki, hindi po yan Diyos, okay? Mga tao lang po yan na dati lang at natutok sa bin. So bilang ikaw, Kristiyanong babae, magsuot ka naman ng tama. Yung mga dapat natatakpan natin, tatakpan po, lalo naman yung mga lalaki din. Huwag naman bilang sa, nasanay na kasi ako na talagang pinapangita ko yung mga ganito ko eh. Ikaw lang sana at ang kasama mo makapi pa yan. Tuteran mo din yan kasi Kristiyano ka na. Kung dati favorite mong nakaupo sa labas at kung ano-ano, ngayon, Kristiyano ka na, nire-represent mo na ang Diyos. Okay, si Kristo po, hinubaran lang, hindi po siya nagubad. Okay, huwag ka nang magubad kasi Kristiyano ka na. Para makita nila ang kaibahan. Okay po, letter D. They should see you as being open and honest in all matters. Sana makita nila yung tunay talagang katapatan, yung pagiging pagsasabi ng totoo. Sa mga jeep, pag may sukli, ibigay mo, hindi ka na, wala ka namang sukli, langkin mo yung sukli. Ibigay mo, wala kang nakakita, akin na to, blessing. Hindi po yan, tapos lalagay mo po ng tithe, 10 offerings, 30%, 10%. Huwag ganon, gamitin mo naman sa tama. Pag alam mong mali, lalo sa, minsan na natetempt ka, mukhang mahal ito, gusto kong ibenta ito, mukhang original. Tapos alakayan mo yung price, o yung maging honest ka naman. Kung ikaw, nakikita tayo ng Diyos. So be honest, okay? Makita nila yung katapatan ko natin. Letter E. They should see a living testimony of the grace of God. Philippians 2, 14 to 15. Philippians 2. 14 to 15. Malapit na po tayong matapos. Sabi ng Bible, ayan. 14 to 15. Do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Among ye shine as lights in the world. Do all things without murmurings and disputings, and that ye may be blameless and harmless. Baka naman harmful ka ha, hindi ka bakteriya. Be harmless sa ibang tao. Hindi man yan Kristiyano pa,
Rough man ang ugali niyan. Sana bilang ikaw Kristiyano maging harmless ka naman. Huwag kang maging harmful, okay? They should see a living testimony of the grace of God. Letter F. Generally, ito para actually para sa pastor ito pero para din naman sa atin, generally you should be of a good report. Dapat yung testimony at patotoo nga talaga natin nagliliwanag para sa mga tao hindi pa po naliligtas. Makita na rin totoo. Ayan ba ang Kristiyano? Ang bihira, lakas manigarilyo, ang lakas magmura, lakas magod sa magulang. O yan, nakikita po nila sa atin at nasisisi lagi si Lord. Okay? So, in general, you should be of a good report. And the last, letter number 5. How should I view the world? Paano ko naman titingnan ang mundo? Sabi po dito, Hebrews 11, verse number 13. Sabi dito, andyan na po ba kayong lahat? Basahin nga po natin lahat. Sabi ng Bible, ready? Go! These all died in faith, that having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Letter A, you are a pilgrim in a strange land. Mga foreigner po tayo. Okay, iba sa atin, ang Afrikano. Okay, iba sa atin. Ang ibig sabihin, foreigner, this world is not your home. Okay? Mga naglalakbay lang tayo, huwag mong mahalin ang kamunduan. Hindi ito ang tunay mong tahanan. Okay? Number 2, or letter B, your home is in heaven. Ephesians 2:6. Ang mundong ito, hindi po dapat minamahal ng Kristiyano, lalo ang sistema. Sabi dito sa verse number 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Philippians 3:20. Ito po ang ating tunay na tahanan. This world is not my home. Diba? Sabi ng kanta. Sing on. Later mo, sir. 3:20. Sabi po ng Bible, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. For our conversation is in heaven. In the Bible, yung Old English na conversation, citizenship. So tayo mga citizen ng langit. Hindi mo ito talaga tunay na tahanan. Hindi mo ito dapat talagang binibigyan ng pagmamahal na mas mahal mo alam mo naman kung paano, unahin mong mahalin ng Diyos. Unahin, sabi ng Bible, set your affection on things above, not on things on earth. Okay? Mahalin mo yung mga bagay na makalangit. Hindi po maging masama, na maging maunlad sa buhay, magtrabaho ka ng matino, magkaroon ka ng pagpapala, magkaroon ka din ng kotse, Peter Joel, balang araw, na maganda. Hindi po yan masama. Pero sana, more than that, is loving God at saka yung alam mong langit ka mapupunta. You're a citizen of heaven. And the last, letter C, this world, ano po itong mundong ito? This world is a mission field to reach the lost for Jesus Christ. Matthew 28:18-20, this will be the last. Matthew 28, alam nyo na po ito, mission field lang po natin itong mundong ito. 28:18-20. Sabi ng Bible, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Mga kapatid, itong kinakatayuan nating mundo, mission field natin. Mga mission field natin yung mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Good morning po. So you must not love the world. Love your mission to win the lost for Christ. I hope pag nakita mo ang mundo, mission ko lang ito.
Balang araw, lilipas din ako sa mundong ito. Uuwi talaga ako sa tahanan ng aking ama. Doon ko may enjoy yung magandang buhay. Na kung saan tayo eh, sabi ng Bible, merong streets of gold. Kung saan merong puno na nagbubunga. Hindi ko na alam ang iba, pero marirealize mo lang yan at ma-enjoy mo lang yan pag naroon ka na. Okay? God bless you po. Tayo po tayong lahat.